Ang ama ng tahanan may iniintang karamdaman at may sakit na kanser. Habang ang kanya pong dalawang anak, parehong may problema sa mata. At isa, nakitaan rin po ng sintomas ng mental health disorder. Sila ang pamilya Deloy at ang hiling ni Tatay Eduardo, mabigyan lamang ho na maayos at matibay na salamin ang kanya pong mga anak para makakita ito na maayos sa kanilang pagbabalik eskwela. Ang agad naming responde, inyo pong panoorin. Mensahe ng punong-puno ng pag-alala ang natanggap ng aming programa. Isang ama na humihiling para sa mga anak niyang may kapansanan sa mata. Mula sa kanyang post sa aming FB page, nakilala namin si Edgar Deloy Roa, isang avid fan ng lahat ng mga programa na mapapanood sa Net25. Ang team agad na hinanap ang lugar nila Edgar. At mula sa syudad, sa liblib na bahagi na ito ng Montalban sa lalawigan ng Rizal, nahanap namin ang aming re-respondihan. Personal na nakipagkita sa amin si Edgar. Matapos ay inaya na niya ang team sa kanilang tahanan para may pakilala ang kanyang mga anak. Pero bago makarating sa kanila, ay kinakailangan baybayin ang isang hanging bridge maliban pa sa malawak ngunit maputik na bukirin. Sa maliit na barong-barong na ito, naninirahan ang mag-ama. Malaki mang tingnan, pero ang bahay nila Edgar walang maayos sa pader, habang ang kanilang sahig ay lupa lamang. Ang kanilang kusina at banyo walang tabing at pinagtagpi-tagpi lamang na kahoy. Ang kanilang kalagayan nais mang gawa ng paraan ni Edgar ay hindi sumasapat dahil sa kanyang kakarampot na kinikita. Nagtatrabaho po ako sa Untalban Rodriguez Rizal bilang isang street sweeper po sa ngayon po. Ang sweldo talaga po namin doon sa munisipyo, 350 po ang isang araw. Tapos may self-employed po, ako, naghuhulog po ako ng SS saka sa pag-ibig. Para kahit papaano, para kung sakaling maano man ako sa ano dito, may maiiwan ako sa mga bata. Dito namin nakilala ang dalawang anak ni Edgar na sina Charles Adrian, 12 taong gulang, at Edel, 11 taong gulang. Ibinahagi sa amin ni Edgar ang naging sitwasyon nilang mag-aama sa loob ng halos 12 taon. Dati po akong foreman sa malalaking kumpanya. 2009 hanggang 2010, may ginagawa po kaming project sa San Juan kay Pangulong Erap Estrada. Napasama po ako doon sa na-disgrasya po ako. Nagkaroon po ng damage ng spinal cord ko. Nahinto po yung pagtatrabaho ko. Noong 2011, gumaling po yung karandaman ko sa spinal cord. Medyo naigalaw-galaw ko na yung mga binti ko hanggang nagtuloy-tuloy po. Yun po, pagkatapos hindi na ako maayos na makalakad, saka naman dumating yung nangyari sa buhay ko, yung paghiwalay namin ng nanay ng mga bata. Ngayon po, natanggap ko na lang po ng maluwag yun hanggang sa naitaguyod ko yung dalawang bata. Pero hindi inakala ni Edgar na ang kanyang tatlong anak pawang nagkaroon ng kapansanan. Sa bali, tatlo po to sila, ngayon dalawa, nasa akin po yung dalawa. Ang isa nasa probinsya po yung isa. Opo, may mga kapansanan po sila sa inborn po. Bali, sa ngayon po ay itong si Charles Adrian Roa, 12 years old na po siya ngayon, pero napa-check up lang siya sa mata, pero hindi pa siya na-check up sa pagka-special child. Si Edel Christian naman po ay may congenital cataract siya, pero okay na po yung mata niya, na operahan na po sila. Kailangan na lang po sila ng operasyon para ikabit mo yung lente. Yan po sana nung January sana, maoperahan sana sila. Kaya lang po, natigil po yung pagpa-opera kasi wala na po yung tumulong sa amin. Humingi ng tulong si Edgar sa iba't ibang sangay ng gobyerno para maoperahan ng mga bata. Pero dahil na rin sa pandemya, nahinto ang tulong na kanilang inaasahan. Nag-umpisa na po yung lumapit po ko sa ibang agency na sa gobyerno noon na maoperahan sila. Sa awa ng Diyos naman, naoperahan sila. Kasi bawat isang mata kasi, isang operasyon, ay dalawang bata yan. Tapos sinasabayan pa ng salamin nila sa mata. Medyo mahal talaga yun.
okay naman po yun. Kailan po ngayong darating ito naman pong 2022, naka-schedule po sana kami doon sa Quirino na ma-operahan sila sa lente. Saka naman po natigil dahil po nung may pandemic po kasi nung ano, kasagsagan ng ano, nung December, dumami po yung COVID sa Quirino, kaya napahinto po yung ano, yung pagpa-opera sa mata. Ngayon po, nung nag-alert level 1 na po, humingi na po ako ng tulong ulit na naman po sa DOH Calabarzon. Yun po, hanggang sa ngayon po, hindi na po kami nabalikan. Napakahirap para kay Edgar na makita ang kanyang mga anak sa ganitong sitwasyon. Higit na masakit ang hindi niya maibigay ang kanilang pangangailangan dahil na rin sa kakapusan. Mahirap po. Mahirap din bilang isang ama, bilang isang nanay rin po. Nakikita ko sa mga anak ko minsan na bubuli sila. Siyempre masakit din sa akin na naririnig ko na may mga kapansanan mga anak ko. Pero wala naman akong magagawa dahil yan ang bigay sa akin ng Panginoon. Siyempre wala namang ibang tutulong sa kanila kundi ako rin. Kaya mula nung ipinanganak yung mga bata na yan, ako lang talaga din na nagtaguyod sa kanila. Umaalis ako dito sa madaling araw, umaalis ako ng alas 4. Tapos bumabalik ako ng alas 8, iniiwanan ko yung dalawang bata dito sa higaan lang. Tapos silang dalawa lang po yung naiiwan. Kailangan ko talaga pong magtaguyod para may mapapakain ko sa mga bata. Sa awalan ng Diyos naman, nakakaraos din ang mga bata. Minsan toyo, mantika, yun lang. Ganitong itsura ng salamin ng mga bata na tumutulong sa kanila upang maayos na makakita. Frame ng lumang face shield ang ginawang salamin para sa kanila. Habang ang lente nito malabo na at idinikit na lamang sa pamagitan ng goma at tali. Ang ano ko lang talaga po yung minsan nahirapan lang po ako kasi yung kagaya ngayon magpapasok ka na naman sa school. Tapos wala silang ano yung sa mata sa salamin. Kasi luma na po yung salamin, tapos kailangan din po ng ano para sa nag-aaral sa speed ng tablet po. Eh, wala naman pong tablet yung isa. Ngayon din po, hindi ko kayang bilhin po yung... Ninais ng responde na mabigyan ng kaunting mapagkakitaan si Edgar. Pero tumanggi siya at hiniling na mas pagtuunan ang pagpapa-check up at pagkakaroon ng maayos na salamin na magkapatid. Dito kami mas lalong humanga kay Edgar. Hinihingi kong tulong po para mabigyan po ng bagong salamin ang mga bata at saka mapacheck up ko rin yung isang bata na may kapansanan sa pag-iisip sa special child. Kaya naman, sa pagbalik ng ating team sa Montalban, sinundo na namin na mag-aama para sa schedule na check up ni Edel at Adrian. Muli naming hiningi ang tulong ni Dr. Alan Luzong ng Luzong Optical. Agad niyang sinuri ang mga mata na magkapatid. Diyan, pakibasa mo nga mula sa pinakamalaking letra. E. Sige, tuloy pa. Diyot lang, sa malayo lang ang tingin. Matapos ang pagsusuri, agad niyang ipiniliwanag ang sitwasyon ng dalawa. Kasi ayon sa test sa kanila, wala silang lens sa loob ng mata. So sa mata natin, ganito yung itsura nun, meron dapat na lente. So yung lente sa loob ng mata, yun yung kulang sa kanila. Ito ay merong grado na around plus 10. So dahil sa wala silang ganito, hindi sila makakita ng malinaw. Yung grado ng lente na ibibigay natin sa kanila, yun ang magsasubstitute dun sa grado na hindi na supply ng lens. Okay, ito pong frame na bibigyan natin sa kanya, matibay ito kasi kahit mahila niya ito. Ito basta-basta masisira, ano? Kaya baka mapunta pa kami ng ulan. Yan. Tapos yung laki niya, tamang-tama sa kanya. Yan, ha? Papa! Good. Okay, tingnan nga natin ito. Papa!
Kitang-kitang saya na magkapatid, lalo na't mabibigyan na sila ng mas maayos sa salamin bago ang natakdang pagbubukas ng klase. At para maging magaan na rin ang pang-araw-araw na mag-ama, kasama naman silang namili ng ilang pagkain tulad ng gatas, delata at mga biskwit. Nagbigay din kami ng vitamins at gamot para sa mga bata. Si Edgar, panay ang pasasalamat sa tulong na naibigay sa kanilang mag-ama. Gusto kong nagpapasalamat sa agarang pag-responde ng... Hindi, masakit pa. Net 25 sa responde po sa mga anak ko po. At maraming salamat po. Hindi namin po kayo makakalimutan sa ginawa niyo po pag-responde niyo sa amin ng mabilisan po. At... Hindi pa natatapos ang tulong na ating ibabahagi sa kanila. Sa ngayon, ay muli tayong nakipag-ugnayan sa Department of Health Calabarzon para sa huling operasyon ni Edel sa mata. Kumakausap din tayo ng isang developmental pediatrician para masuri at ma-diagnose si Adrian sa kanyang kondisyon. Kahanga-hanga pagmamahal na ibinibigay ni Edgar sa kanyang mga anak. Dahil sa kabila ng physical na kakulangan nito, hindi ito naging hadlang para may taguyod niya ang marangal na buhay ng kanyang mga anak. Katunayan, hindi sagot ang marangyang buhay o pagkakaroon ng magagarang gamit para maging buo ang inyong pagkatao. Mahirap man sila, Edgar, hindi naman matatawaran ang pagiging responsable niya bilang isang ama. Tunay na kailangan respondihan at alalayan.